si Pepe naman, kasi alam natin na very resilient at mahirap din ang pinagdaanan mo sa buhay. So, paano nangyari to? Kasi po, Miss Carla, at least now I would just like to believe na lahat po ng nangyayari sa atin is a gift. Kahit na malungkot o masaya. Yung sa akin po, yung nakita ko siya as a gift kasi bata pa lang ako dahil wala sa puter namin sa bahay si Erpat. Naturally, magkakaroon ka ng sariling diskarte. Diba? May guidance sila sa likod, pero, sige, bibigyan ka ng papel. O, ikaw bahala ko na isusulat mo dyan. Parang ganon. Napaka-positive na tao nito ni Pepe, positive no? Talaga. I just tried. At saka, ang ganda, no? Ang ganda nun kasi, yung mga nakapanood sa atin na ganyan din yung pinagdadaanan, meron dyan na isa sa mga sinabi mo ay napabago mo yung isip, diba? I love it. Thank you. Si Maka naman, naging strong ka ba dahil dun sa nangyaring yun, yung pag-iiwalay ng mama at papa mo, sa tingin mo? Kasi hindi ko siya tinignan na problema. Okay. Dahil nga, sanggol pa lang ako, baby pa lang ako nung naghiwalay sila. Tapos nung lumalaki naman ako, yun nga, parang, syempre bata, hindi ma-explain sa akin maigi. Pero nung nakakaintindi na ako, hindi naman nga siniraan ng nanay ko yung tatay ko. So, kung naging strong ako dahil sa nakita ko kung paano naging strong yung nanay ko. Na siya lang mag-isa pero kinaya niya, ginawa niya lahat. Mabigyan lang kami ng kailangan namin sa buhay. Minsan ba doon sa part ng buhay mo doon sa paghiwalay ng yung ganoon na ba na paghiwalay ng mama at papa mo, minsan ba nagagamit mo ito sa acting? Si Camila De La Torre, 'di ba? Grabing ka-close niya sa lolo niya. So iniisip ko lang na parang kung hindi lolo, tatay 'yun. And 'yun yung ano eh, 'yun yung ramdam na ramdam ko kapag uma-acting ako, kapag ang ka-eksena ko tatay o lolo. Dahil never ko na experience 'yun. Pero at least sa taping, yung nararamdaman ng character ko. Kahit anong gawin mo, masusundot talaga yun. May button na mapre-press eh, mapupush. Correct. Tapos lalabas na lang siya ng natural. Correct. Ito naman kay Papsi Geoff. Ano yung mga aral na naranasan mo sa pangyayaring yon na nagkaroon ka ng broken family with your mother and your father ngayon na meron ka ng sariling pamilya? Kung how we grew up, I want to give my kids something better. I want to give them what ano, kung ano yung hindi nabigay sa akin ng magulang ko, yun ang doon ako magfo-focus. And that's what I'll give them. No matter kung ano yung kailangan kong pagdaanan para makamit yun, gagawin ko lahat para sa kanila. And ano, I will never put the blame on them kasi lahat ng yung pag-start ng family nasa amin ni Mrs. yun. Kami nagsimula. It was our choice. And ano, for me, it's just sobrang mali siya kung i-blame mo kung ano yung nangyayari sa'yo in your present life because of what happened to you, because of what you choose to do. So, ano yan? Just, ano, positive thinking and just keep doing the right thing lang talaga. Oy, love si Pamo. Pamo, ikaw napaka-independent mo. Uh-huh. Hindi ka ba nahihirapan na mag-isa ka dito sa Maynila? Actually po, nung napunta po ako dito sa Maynila, parang hindi naman po. Kasi yun nga, nung pagkabata ko, ako na yung kami na magkakapatid gumagawa ng mga bagay na kagaya sa school. Yung mga cards, mga ganyan, mga papeles, kami na yung gumagawa. Kukuha ko ng ano, birth certificate, ako na yung kukuha nun, yung mga ganyan. Pipila sa SSS, ako na yun, ganyan. Sanay na sanay ka na. Apo. Okay, Sir Tofi, paano po ba talaga nakakontribute na maging independent at motivated ang isang tao na produkto ng broken family? Okay, since wala kasing sumusuport sa'yo immediately, so ang nangyayari, nafe-feel mo na, teka, wala nang tao na sasandalan ko eh. So, ako ang sasandalan ko sa sarili ko. I need to do this on my own. Katulad nun, sa story niya, wala akong magulang eh. Eh, kailangan ko ng dokumento. O di ang punto dun, kailangan makahanap ako ng diskarte na makuha ko yung kailangan ko ng ako lang. So, kahit natututo kang magtanong, natututo ka na maghanap talaga. Minsan, kung maliligaw ka paano, pero either way, it's still a discovery on your own. Ang nagiging problem lang dyan is this. Sometimes, kung ang isang tao napabarkada sa hindi magandang impluensya at mag-isa lang siya, kumbaga, wala kasing check and balance eh, doon napapariwara. Gusto ko itanong kay Pamo, paano? Pamo,
paano? Paano ba na? Ngayon kasi syempre, si mama mo nga nasa ibang bansa. Si lolo mo, syempre, nasabi mo rin kanina, very sad to say na wala na rin. Sino ang nagbibigay sa'yo ng mga wisdom? Actually, yung ano, yun Ate Mela, yung nung lumalaki ako, nandun naman yung mga tita ko, okay. Mga yun nga yung mga kaklase ko na may mga nanay sa kanila ako, lagi ako nasa bahay nila. Tapos yun, nag-explain sila. Parang may nanay din naman ako, may mga tita ako na nag-a-advise at yung mga tamang decision na pwede kong gawin. Pero minsan nahirapan, pag nahirapan ako mag-decision sa sarili ko, mas more on pinagpa-pray ko na lang. Very good. Yung mga bagay. Alam mo bakit ko natanong Pamo? Kasi si Pamo talaga, mabait talaga siya na bata. Kaya nga, mayroon siyang good manners and right conduct talaga, Sir Tofi. Kaya nanaman ko, manners and right conduct. Nakita ko talaga na, skwela. Paano niya nakuha? Yung saan niya nakuha? Kung wala ang mother at father niya. Okay. Oh, very important nga yun, diba, sabi ni Sir Tofi.